PM ang Globe, di ba? Meron silang maintenance. Ewan ko lang kung ito yun. O hindi kami nagbayad. Di ko alam eh. Baka hindi. Rachel! Hi po. Salamat good sa pagtawag. Evening. Bye-bye. Taga Cavite ka? Actually, may duty po ako ng around 12 midnight tonight. Saan? I'm work from home kasi po eh. Ah, you're working from home. Yes po. Anong ano tawag nito? Anong work mo? Ano ka? Virtual assistant? Virtual assistant, audit, and social media marketing. Ah, talaga? Ang galing. Ano, isang company lang? Tatlong company ako, sir. I have my duty from 12 hanggang po ng 8 a.m. Then I will start again by 9 a.m. until 5 p.m. Bakit ano, ayaw magpahinga? Nag-iipon para sa only son. Aww. Pero huwag mong abusuhin, ha? Baka mapunta sa ospital yung iniipon mo. Ano naman yun, sir? Parang wala akong tracking, yung tinatawag nilang time proof. Open hour ako. I mean, hindi ako tinatrack for my time. So, I can take a break for a while, 30 minutes, I can nap. Pwede. Pwede po, opo. Hindi naman ako minumonit. Hindi siya ganun kahigpit. I've been here for 4 years for this company. Ah, okay yan. At Sacramento, California. Sacramento. Yes po. Oo. Ang ganda niyan, no? No? Bayad ka, kalagnap ka, nasa SM Bacoor ka pala, no? Actually, nagagawa ko po siya minsan. Labas okay, kami ng son ko, play lang siya sa playground, tapos balik ulit kami. Nananawagan pa kasi ako sa employer nito, nako. I-track niyo po ito, nag-ano, nakwatcha pala ito. Pero hindi naman, sir, natatapos ko naman yung trabaho. Joke lang ito naman, o. Kamusta po ang inyong araw? Uy, ito pagod si Gandang Kara, pagod din ako. Pero at least worth it naman po, naging ano. Worth it naman yung pong maghapon niyo po. Masaya naman kami kasi tumambay lang kami sa lounge ng Para Clothing kanina. Oo. Masaya naman, tsaka pinakain naman kami doon. Ang dami yung kinain ni Kara. Ang dami yung kinain ni Kara. Gulat ako. Ano ka ngayon, Kara? Parang construction worker. Nahawa lang ako sa'yo. Parang ganun siya kapagod. Oh. Nahawa ka sa akin. Kunti yung kinain ko. Balik. Siguro stress eating. Di ba minsan ganun pag stress ka? Kain ka ng kain. Oh, diba? Oh. Anyways, may asawa ka, Rachel? Yes po. I'm married for 4 years. Pero yung relationship po namin is been for 11 years since 2011. So, 7 taon mag-jowa na may kasamang ano, seriousness, tapos 4 taon nakasal. Overall na po, is 11 years. Ayan nga, 7 plus 4. Mali ba mat ko? Tama po. Oo, na. Bakit? Tama. attentive ako nakikinig, ha. Tapos, asan si Mr. ngayon? Naka-assign po kasi siya sa malayo in Pangasinan. So pulis siya o sundalo? Microfinance officer. Layo. Akala ko ano? Microfinance officer. Para siyang ano, sir? Sa lending company. Lending company, opo. Ah. So, kapag may long holiday, makaka-uwi siya. Pero pag wala, the whole year. Yan ba yung mga nagpapautang? Yes po, sir. Correct. Alam mo sa Norte, isang ano lang yan eh. Isang kampa nakikita ko yan sa mga public market. Meron yan eh. Apo. Hanggang La Union yan eh. Talaga. So, kumbaga, ang kadalasan na nangungutang sa kanila, bibili ng tricycle. Bibiling abono, bibiling mga ganito. Yung mga ginagamit sa business po. Anyway, so sige. O, ba't ka napatawag sa amin? Gusto ko lang maklear kung ano ba yung nararamdaman ko, sir. It's not about cheating because I've been through for that stage when we have a boyfriend-girlfriend relationship. And I don't believe anymore for cheater is always a cheater. Because when a man grown up, and nag-evolve din yung maturity nila. So, na-gain naman niya yung trust ko. And wait lang, oo. Naguluhan ako sa English mo. Ulitin mo nga. Gumulo. Medyo contradicting yung sinabi mo. Hindi po kasi ako naniwala sa word na iba na cheater is always a cheater. Okay. O, kasi ang pagkakasabi mo, ano, ulitin ko po. Cheater is not a cheat. I don't believe cheater is always a cheater. Ah, okay. Because
minsan ang lalaki habang tumatanda, nagmamature po sila, di ba? So naniniwala ka na cheater sometimes a cheetah, gano'n. O tapos, so, bakit niloko kanya dati? Boyfriend, girlfriend, parang ano, pinagdadaanan naman yun siya eh. So, I give him a chance. So, na-develop naman. I mean, is nagmamature naman. How can I see now is mas mature siya and mas responsible siya. Lalo na nagkaroon kami ng baby. My issue is, it's not an issue actually. I just want to verify or clarify my feeling if it's valid. Because there's an incident between us. We have a little fight regarding, sir, inuunahan ko na. I'm not against with my mother-in-law. Okay kami. Pero meron kasi incident na he wants to buy an insurance or a medical insurance for her mother. Ang akin kasi, sir, I have a 4-year-old son. If you want to buy your mom a medical insurance, why not go first with our son? Right? No, you're wrong. Hindi, kasi parang sumasama. Hindi, mali ka. Sumasama yung love. Hindi, mali ka. Okay. Mm-mm. Hindi ko papahabain to. I know you love your son, but your son has, I know, significantly more amount of time to take care of his health kaysa yung nanay niya. Kasi yun eh, ito kasi time of the essence, time is of the essence to eh. Ginagawa niya kasi alam niya matanda yung nanay niya. And a couple of years from now, several years, magkakasakit na yun eh. Mm-hmm. Wrong ka dito, te. I know, mahal mo, pero alam ko hindi mo mahal yung ano, mother-in-law mo. Maliwanag to sa usapan natin. So, huwag mo sabihin na, ah, not against my mother-in-law. Di ba? Against ka. Uy, wala naman kami, ano, sir. Hindi naman pala, ba't di mo maintindihan yun? Basic kasi, yun, sir, eh. Half of the salary of my husband going to them. So, that's why I work hard for us. Kasi yung binibigay niya, halos, sabihin natin sa 10,000, he only gave us 3,000, 2,000. That's why I work hard for me. Wait lang, for my ate, wag ka muna umiyak. Wag ka muna umiyak. Kukunin ka ng kumaw. Naka high ace. Bago na yung may brand, may karaway brand na yung ano, Juan na puti, high ace na ngayon. O, ganito ha. Okay. You tell me now. Do you think may iba siyang choice? Kasi kung yan ang setup na, you have to remember, you've been together for 11 years. That's what you told us, no? Ilalatag ko sa iyo yung buhay mo, ha? Okay? You were together for 7 years before you married the guy. Tama? Yes. And all that you're complaining about right now happened in that span of 7 years bago kayo nagpakasal. Tama, mali? Yes. And you chose to marry him? Yes. And you're complaining right now? Yes. Abot mo yung ano? Chako. I'm complaining because hindi naman siya yung only siblings eh. They can provide or maghati sila, sir. So, he can provide to his, her mother and dun sa son ko. Parang hati, balansihin niya lang. Para sa akin, balansihin niya lang eh. Kasi kita. May mga kapatid siya. So, pwede silang maghati. Oh, kung gusto yung mag-provide, wala problema sa akin. Naiintindihan ka sa part na yan. But you think he can make it happen? Madaling sabihin yan eh. But you think, in reality, in practical sense, kaya ba niya gawin yung gusto mong sabihin? Kasi naniniwala ko kaya niya gawin yung ginawa na niya kasi siya rin naman nahihirap at naghahanap buhay eh. Sabihin mo sa amin ngayon, you think kaya niyang gawin yung gusto mong mangyari? Yes. How? Kasi sir, hindi ko naman siya inuobliga kung magkano ibibigay niya sa amin eh. Ang akin lang, sense of equality. Kasi yung sahod niya malaki sir eh. So malaki yung sahod ko. So hindi ako nag-i-aim na bigyan mo ko ng gantong amount. So para lang din magkaroon ng responsibility yung mga kapatid niya. Kasi may trabaho ko, sir. Eh. Para hindi lang din umasa sa kanya. Kasi may pamilya siya. I know. Ako nakaka-relate ako sa'yo. Kami ni Kara nakaka-relate sa'yo. Totoo. Kaya lang, ang pinanggagalingan nito,
diba, is that he wants, eto tinan mo, look at it from this angle, Rachel. Okay, are you ready? Mm-hmm. Okay. Look at, from this angle, tingnan mo to. Ha. Ngayon na walang sakit yung nanay nila, mm-mm. Ngayon na walang sakit yung nanay nila, walang bibigay. Tama? Yes. Okay, siya lang. Tama? So may isang jowa mo, panagkasakit nanay ko, ako lang din naman eh. So that's him trying to protect you as well. Pag nagkasakit nanay niya, lalo wala siyang bibigay sa'yo kasi siya pa rin. Para paghandaan yun, kukuha niya na insurance nanay niya. Kasi alam niya ni mga kapatid niya, medyo manhid sa part na yon. Tama. Mm-hmm. O, ganito. Ano ha? Okay, God forbid. Halimbawa lang to ha. Okay. Next week, nagkasakit nanay niya. With the setup that they have right now, sino nasagot? Siya, diba? Kami. Kayo, exactly. Pero pag nakakuha siya ng insurance, kahit mas magiging magaan. Hindi kanya aabalahin gaano. You see, andun yun eh. Nakakasama ng loob sa'yo kasi alam mo that there could be option, but you're telling us, tinanong kita, you think he can make it happen? Yes po. Sabi mo lang yan. If he can make it happen, he would have made it happen. Nagawa na niyan. Yeah, kasi sir, actually natapos ko na ngayon si St. Peter Plan ng mother niya. For ano lang, for security. Ako mismo kumuha sa mother niya kasi gusto ko sila ma-secure. Pero this time kasi, honestly, it's hindi to yung problema, sir. Ay, sorry. Intro pa lang pala. Lang. Sorry, wag ka muna umiyak. Rachel, meron ka ba dyan, cranberry juice? Inom ka nga. Hindi, parang yung kasi yung naging reason kung bakit parang lumayo yung nagkaroon kami ng gap. Simula nung bumalik siya sa trabaho niya from August, he don't even update me. I don't ask ever since, "Hoy, asan ka? Sino kasama mo?" I don't even check social media niya, phone niya. I don't do that kasi I respect his privacy. But as may asawa na siya, ako ang asawa niya, gusto ko lang malaman, since malayo siya, baka may bigla na accident na siya, hindi ko alam kung nasan siya. Gusto ko lang malaman, oy, nandito na ako. Nandito ako sa opisina. Oy, matutulog na ako. Last week, nagkasakit ako. He don't even bother to ask, "How are you? Did you even drink medicine? Kumain na ba kayo, mag-ina?" Yun yung pinakatampo ko. Dahil lang ba hindi ko siya pinagbigyan na kuha na yung mother niya ng insurance. Parang yun yung naging revenge niya. Hindi ko maintindihan. Alam niya nagkasakit ka? Yes. Paano niya nalaman? I inform. Sabi ko sa kanya in-inform. Na. Paano mo in-inform. Paano mo siya in-inform? English din. I'm informing you, I'm sick na lang. Hindi, sir. Hindi naman. Binibiro lang kita, ha? Kasi yung seryoso mo, oo. Kasi alam ko naman kung masama yung loob niya o ano. I always approach. Kasi sabi mo nga po, a guy o kaya ang mga lalaki is always like a baby. Kung hindi mo sila sasabihan, kung hindi mo sila, kung hindi kami yung mauuna, walang gagalaw. Parang ganon. So, I take that point na kahit masama din yung loob ko, I make sure na kumain ka na ba? Nasa opisina ka na ba? Take your medicine, take your vitamins, even though masama yung loob ko. Pero umabot ako sa point na, "Why don't you even ask, how do you feel right now? Nakatulog ka na ba from duty? Kumain na ba kayo?" He don't even bother to ask. That's why I feel so exhausted, stressed. Tingin niyo po ba mali yung nararamdaman ko na sumama yung loob ko? Hindi ka mali. You're not wrong. I mean, what you feel is actually significant to the story. Diba? So, tama ka naman doon. Nakakabad. Ano nga pala nangyari? Ako na magtatanong, kamusta ka na? Mainit tawag doon? Mainit-init ang tawag doon? Ba't ka nagkisakit? Siguro po sa stress.
Hindi ako, hindi ko makatulog. Oh, matulog I'm trying to figure out po kasi kung bakit ganun yung instinct niya na hindi ko naintindihan. Tumasama yung loob ko na hindi niya man na kami ma-update na alam niyang dalawa na kami mag-ina dito and there's past incident na muntik na kami manakawan. Di ba ano, di ba naka-condo ka? No, sir. We are in living... Subdivision? Like, subdivision. Oh. Alam ko kasi nabanggit mo playground kanina. Oo. Subdivision. Kasi kung ano, wala namang playground sa ano, di ba? Tama, di ba? Ang bawa, nakatira ka sa mga bahay ng mga tita ko dyan, dulong habay, walang playground doon. kami lang. Sa park lang yun, sir. Kami lang po kasi maglaro dito sa bahay. Ay, nako. Alam mo, nagigets kita, nagigets ko yung asawa mo eh. Kaya lang kasi ngayon, between the need for him to make it happen, yung gusto niya mangyari, mas kakampihan ko siya kasi wala siyang masamang intention eh. Diba? He's just looking after sinabihan ko na po siya. Sige, kung gusto mo kumuha ng insurance, okay. I can get on my own insurance for our son. Kumuha na ako sa isang insurance company. Hindi naman kailangan isabay. Te. Honestly, ha? Sa totoo lang, ha? Real talk tayo, ha? Hindi mo kailangan. You don't have to do it in the same phase, eh, in the same season. Hindi, ang kinuha ko kasi, sir, for educational plan to secure my son kasi he's only 4 years old. Nagigets ko naman, ate. But between the two, ate, kasi... mas yung need nung gusto ng asawa mo mangyari. Anyways, ikaw muna, Kara, because I'm going to approach this problem in a different angle. Eh. What ano say mo sa kanila? Siguro total may... nakaka-relate ka ngayon dito. Nakaka-relate ako. Dun sa kanyang husband, sa husband ni ate. Kasi syempre, pag magulang talaga, lalo na pag yung patanda na, syempre, alam, kagaya kanina, sabi ko nga, nagkakaroon na ng maraming sakit yan. And sabi mo nga, hindi rin naman enough yung sinusweldo niya. So, feeling ko, in advance niya lang yung outlook niya sa buhay, na kung ano yung mga pwedeng mangyari in the future. Ngayon pa lang, kikilos na siya. Plus pa yung points na yung mga kapatid niya, hindi naman siguro pantay-pantay yung binibigay sa mama niya. At siya lang yung talagang ganun kabuo yung ano, yung suporta financially and 'di ba sa lahat ng aspeto. Kaya siguro nire-ready niya talaga para sa nanay niya. Yun yung mahirap kontrahin lalo na kapag magulang kasi magulang yun eh. So para ang mangyayari baka mamaya ikaw pa yung mapasama. Kakasabi mo sa kanya na bakit yung anak natin ganyan. Of course, importante yung anak ninyong dalawa kasi syempre, di ba, pag may family ka na, talagang kailangan unahin mo yung pamilya mo. Kaya lang, eto kasi hindi naman siya sobrang yaman na level ng ano, di ba, ng bonggang-bonggang maraming pera talaga na madaling kausap. O sige, bibigyan ka ng insurance yung nanay ko, meron din si anak, meron ka din, lahat tayo meron. Hindi ganun kasi yung ano ngayon eh, yung sitwasyon. Kumbaga sapat lang, eh siguro nag-iisip talaga siya na yung outlook niya sa buhay is for the future nung mama niya na siguro may mga nakikita na siya kung ano yung mga pwedeng mangyari, kung ano man yung mga nararamdaman, possible din yun. So niready lang niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ipababayaan niya na yung anak mo. Pwede rin may plano siya para sa anak niyo. Yun nga lang, hindi sa ngayon. Lalo na iniisip niya, bata pa naman yung anak natin, baka may magagawa pa ako sa mga susunod. Di natin alam. Kasi minsan ang lalaki hindi rin nagsasabi ng mga plans, di ba? Tahimig lang yan. So malay mo naman, di ba? Bali, kasi kinausap ko na siya, bago ako nagkasakit, kinausap ko na siya na, sige, kung gusto mong bigyan ng insurance or medical insurance, yung mother mo, wala nang problema sa akin. Go. Okay na ako doon. Umokay na po ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin naramdaman yung presence niya after that. Yun yung kinakasama ng loob ko. So, baka may pinanggagalingan din yung ano mo. May pinanggagalingan yung sama ng loob mo ngayon. Kasi parang feeling mo, ano ba naman yan? Diba? Parang di ka man lang nakaalala, wala man lang kumaramdaman sa'yo. Kaya siguro ganun ka kaano ngayon, ka-emotional. Pero hindi kaya may tampo siya sa'yo? Kaya ganun? Sa palagay mo, meron ba kayong last na napag-usapan sa chat, sa text, na hindi kaya may hugot din siya? Sinabi ako lang po siya na. Na?
sana naman, since malayo ka, matuto kang mag-update. Mm-hmm. Hindi ko hinihingi lahat ng oras mo. Hindi ko hinihingi oras tawagan mo kami. Ang akin lang, at least once a day. Maalala mo man lang, kamustahin. Kamusta yung anak mo? Kumain na ba kami? Pero hindi naman siya laging ganito, di ba? This season, ganda, mag-aaway kayo. Yeah, after lang talaga. Yun, baka may... Ang sasabihin niya sa akin kasing response. Ang sasabihin niya sa akin response. Kasi kung ano-ano pumapasok sa utak mo, porkit di ako mag-update sa'yo, baka naman, iniisip mo. Sabi ko, nung sinabi ko sa'yo, napapagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan kita. Sabi ko, wala ka narinig sa akin. Ang gusto ko lang update para kung in case may mangyari sa'yo, aksidente, alam ko kung nasaan ka. Hindi ko nga tinatanong kung sino kasama mo. Sabi ko, para lang update ako. Asawa mo ko, hindi ako ibang tao. Sabi ko sa kanya, mabigat sa loob ko na parang iba yung turing sa akin. Hindi ko hinihingi yung buong araw mo. Hindi ko hinihingi yung tawag-tawagan mo ako oras-oras. Be considerate. Malayo kami mag-ina. Ano ba naman yung kamustahin mo kami? Rachel. Rachel, kamusta ka na? Pinapatawa lang kita, ha? Mamaya magalit ka sa akin. Ha? I feel so alone. Alam mo yung feeling na may trabaho ka, pagod ka, mag-aalaga ka ng bago, mag-iisip ka sa asawa mo. Ayoko nang isipin sana siya. Pero so pag iniisip mo siya, nag-PM ka sa kanya o hindi? Nag-text po ako sa kanya, nag-chat ako. Hindi siya nag-reply. Mahal, kamusta ka? Kumain ka na ba? Nasa office ka na? Sabi ko, ayan, alam mo, isa pa yan eh. Na hindi naman ako nagdududa. I never doubt him after those incident. Kasi sabi ko nga, nakita ko yung pagbabago niya. So, yung tiwala ko sa kanya, buo, buong-buo. Kasi nakita ko yung pagmamahal niya sa anak namin. Pagmamahal niya sa akin. Kasi hindi siya magbabago ng ganun kung hindi niya kami mahal. Hindi ko tatanggapin ng buo hindi ako magtitiwala ng buo ko sa kanya kung hindi ko nakita yung effort ng pagbabago sa kanya. Kaya wala akong na-feel na kahit ano. Tampo lang, kumbaga. Hindi ko lang sure, validated ba yung nararamdaman ko sa gantong sitwasyon? Kasi bumabal na ako sa point na, okay, go to your mom. Do you want? But please. Ano yan? Do what you want to do. Walang yung ano, letters. Pero sana naman. Diba? Be considerate. Just do something for us. You're my husband. You're a father. Ano? Kamusta yung mga kami, oh? Simpleng hi. Kumain na kayo? Safe ba kayo dyan? Kasi dalawa lang kayo magnanay. I try to talk to him many times regarding this. Na, I know, you're not a sweet person. Hindi ka rin ganun ka-vocal. Pero, conversation sa mag-asawa ay importante. Kaya bawat kahit konting desisyon, pinapaalam ko sa kanya. Pero siya, hindi. Pupunta siya sa gantong lugar. Makikita ko na lang sa nakalasyaw, story time no? Niya. Oh, nasa kalasyaw siya. So, okay lang. Walang saan ba siya sa Pangasinan? Sa akin. Saan siya sa Dagupan, Ordaneta? Saan siya doon?
Urdaneta. Ah, Urdaneta. Barangay ano? San Vicente? Ano? Hindi ko alam, sir. Kasi actually, hindi ko alam. Kasi hindi kasi sa akin sinasabi. Basta alam ko Urdaneta siya. Malapit na Urdaneta, te. Malapit kami dyan. Ano? Oo nga, sa Pangasinan yun, di ba? Oo. Stay in kasi sila sa work, so... Doon talaga siya. Iniisip ko yung ano, pangalan ng kampanya na Mr. Mo eh. Kasi iisa lang yun na landing sa lugar na yun. Parang kapangalan ng radyo yan eh. Radio ka. Tama ako, di ba? Siguro po. Hindi ko confirm. Kulay dark blue yung ano, yung logo, parang gano'n. Yung, basta yun. Mangingiram nga ako dyan. Kahit ano lang, 1-5 lang, okay mo. Anyways, oh, sige. Oh. Alam mo, ang laki nung, ang ganda nung sinabi ni Kara. Ano? Oh, di ba na, ano yun eh, kumbaga, balancing act sa kanya to eh. Tama Kara, no? Oh, para sa kanya, kasi hindi na natin pwedeng papiliin siya sino mas mahal niya, anak niya o nanay niya. Eh. Mm. I mean it's just a very, ano, very sad thing to put someone in that position. So ayoko na ganun yung maramdaman niya, no? Hindi natin pwede sabihin na mas mahal niya yung nanay niya kasi yung anak niya, inihuli niya dahil kailangan ng nanay niya. Di ba? I don't think it's fair to even do that, no? But here's my take, no? Hindi ko alam kung naglolokohan tayo dito, Rachel. Every time that you say na, I trust my husband so much, eh. Di ba? Pero inumpisahan mo kami by telling about him, sa linyang, I don't believe that cheater is a cheater kasi nung niloko niya ako, noon pa yun eh. Pero sinabi mo yun, di ba? Pero parang, chusera. Oo. Di ba? I mean if you trust him, you don't have to overemphasize that eh. Paulit-ulit mo sinasabi sa amin kanina. Kanina pa. No? So, you want to claim that you trust him, but to some degree, lumalabas usapan natin that you are not comfortable every time nandiyan nagpaparamdam. Kasi, pero kakatiwala ko naman siya, pero ba't siya nagpaparamdam? Diba? Ang inner monologue kasi noon, baka lukuhin niya ako. Hindi mo minimin yun, pero it's exactly what's actually transpiring sa usapan natin. Mm-hmm. Maliwanag yun eh. Diba? Na, eto, didiretso kita Rachel ha. Mm-hmm. Na you're saying that, hindi dahil pinagkakatiwala mo siya. You're just saying it because you wanna look good sa kwentuhan natin. That's exactly how I feel about it. But I could be wrong. But here's my take sa kwento na to. Ha? Mm-hmm. Unang-una siguro kaya ka, ano ngayon, emotional kasi may sakit ka. So iisipin ko na nandun tayo. Tama? Baka kaya emotional ka kasi may karamdaman ka. Mga tao may karamdaman, medyo emotional eh. Gets mo? Okay. Baka. Diba? Kasi nung may sakit ako, nung hindi ako nakabili ng chips, ahoy, umiyak din ako eh. chips ahoy lang yun ha. So iniisip ko na baka ganun ka lang. But eto, makinig ka mabuti ha. Ang problema ko sa kwento na to is that kinikwento mo yung mister mo sa amin, you're trying to build him up. No? As you build him up, in your own story and narrative, you're trying to tear him down. No? Now, let's ask basic questions. Is he a good husband? Yes. Is he doing everything he can under the circumstances that he has to be a good son to his mom and a good father to your kid and a good husband to you? Is he? No. No? Okay, how so? Yun nga po, hindi kasi siya nag-update. And wait lang. Huwag mo ikwento ito na para bang lagi niyang ginagawa ito. Eh, this is a special circumstance kasi may away kayo ngayon eh. At naiintindihan ko siya sa part niya. Naiintindihan kita, naiintindihan ko rin siya. Kahit na hindi mo to, even if you don't try to word it out, alam niya bilang anak ng nanay niya na yung concern sa nanay niya ay hindi singlalim ng concern niya para sa nanay niya, yung concern mo sa nanay niya. Maliwanag yun sa usapan natin. You don't love his mom as much as he does. Eh, kasi nanay nga naman yun, hindi mo naman nanay talaga yun. Sa bagay. Yun eh. Na? So, tinanong kita,
Is he doing everything he can under the circumstances to be a good son to his mom, a good father to your son, and a good husband to you? Ang sagot mo, no. So he's a bad husband. Out of all the good things he's done, you measure your husband with one time that he was able not to deliver sa expectation mo. Is that what you're telling us? Huh? Kasi, umuon na ako dun sa gusto niya mangyari. Pero it's been a 3 months na ganito yung sitwasyon namin. Cold siya. Okay. So, yung bang, nagtatampo ka pa din ba? Since pumayag na ako sa gusto mo niya. Palagay mo ba yung pagpayag mo ang kailangan mo lang gawin para wag na siya magtampo? What do you think of What do you think of your husband? Just pieces of muscles walking around? Walang emosyon? Ha? Kung ikaw nga hindi ka nagtampo dahil di ka nakamusta eh. Siya nahirapan siyang ipaliwanag siya para alagaan niya nanay niya. Sige nga, let's try to compare right now. Sige nga. And you think you're saying yes to what he wanted is more than enough for him to be better, to be okay? Yun lang ba kailangan mong gawin? Ikaw nagtampo ka kasi hindi ka nakumusta. Siya sumamaan loob dahil hindi niya mapaliwanag sa'yo kasi nanay niya yun eh. Sige nga, pagkumparahin nga natin ngayon. You try to create a narrative na para bang utang na loob niya sa'yo na pinayaga mong alagaan niya nanay niya the way that he wants. Alam ko kasal kayo, pero bakit tumigil ang pagiging anak niya nung naging kayo? So yun lang kailangan mong gawin. Pumayag ka. That's it. He should be okay. He's supposed to be okay. You tell me now. What do you think of him? Pieces of muscles just walking around? Walang emosyon? Ha? Hello, pakisagot po. No po. Ha? So yun lang, pumayag ka na. Kasi naman, pumayag ka, nagigets ko naman eh, Rachel. Pumayag ka kasi wala ka namang choice kasi mas malob mo. Kasi alam mo, papunta rin lahat ng gagawin niya dun sa pagkuha ng insurance para sa nanay niya. Tama, mali? Tama po. Wala ka talaga nagawa at nakakasama ng loob. Pero ako naintindihan ko, it's not as if he's going to a casino, loaning money to gamble. Hindi naman ganun eh. We're talking about the health of his mom. And here you are, making a narrative. Pumayag na nga ako, ganun pa rin siya. So okay na yon. He's supposed to be, ulitin natin ha, ikaw, hindi ka lang nakumusta, you claim he is no longer a good husband. Sinagot mo ko ng no, di ba? Blatantly ha. Sinagot mo ko, tama mali? Ikaw, you prevented him to almost looking after his mom and he's supposed to be okay? Sige nga, magkumparayin nga natin. Iyak-iyak ka dyan. Sige nga. Dali. Sige, dalihan mo. Kasi ako may ulo ko sa'yo eh. Sorry po. Di ba? What do you think of men? Wala siya, walang karapatang sumamaloob. Ano, he should just be okay? Wala, hindi pwede makaramdam kasi lalaki. Tinan mo, ikaw nagtatampo ka, hindi ka na kumusta, hindi ka naman namatay. Nagkasakit ka. Tama, dapat kinumusta ka. Kumpara natin yung sinamaan ng loob nyo parehas. Sige nga, let's try to make sense. Imagine mo kung ako yung mister mo. Tinanong ka ng ibang tao, is he a good husband to you? No. Ha? Talaga ba? Wala nang credit lahat ng ginawa ko? No? Rachel?
po. Binaha kayo dyan nung ano, ulan? Ha? Opo. Grabe. Lalo ng tubig, Kara. Binaha sila, Mark. Oh. Sa Cavite? Oo, hanggang ano. Okay na yun, tapos na yung galit ko. Ibang topic na tayo. Ganun lang naman ako eh. Hanggang saan yung tubig sa inyo, Rachel? Tuhod po. Oo, ang lalim, no? Kinumusta ka niya nun? Hindi rin po. Gago talaga yun. Si Rachel litong-lito na siya. Ano ba talaga? Kumain ka na ba ngayon? Yes po. Alam mo, total tumawag ka sa amin at bothered ka, hindi kayo nag-uusap. Bakit hindi ka ikaw yung mag-reach out at maglambing? Kasi what he can do to fix it, you can do as well eh. Bakit ka nakikipagpaligsahan? Alam mo, mayroon akong quotation na naaalala ang sinabi ni Kara. Ano? Tinan mo? Alam mo, ikaw kasi ano hindi mo naaalala. Sinabi ni Kara sa akin to. Diba? The longest distance between two people is called pride. Yan. Oh. May tama. Distance tuloy kayo ngayon. Oh. The longest distance between two people is pride. Is called pride. Meron pa siyang isang quotation na sinabi. Ano? Tinan mo na, ikaw talaga. Kahit ano kayo, nga? Palibasa, ginugol mo yun eh. Sobra ka na. No? Ano nga? Kasi pag may ganyan karang, pinatandaan ko yan eh. Oh. I try to remember. Diba? If you try to, at if you oh, if you always try to win over a conversation, you end up losing the person. Yar. Totoo to, ha? Totoo. If you always try to win over the conversation, you lose the person. So you might have won the conversation, but you are going to lose the person. Sa totoo lang. Okay, Rachel. Kasi ang relasyon na hindi contest. Oo. Sa totoo lang ito, Rachel, ilatag natin ngayon. Ano ba talaga problema ninyo? Wala namang kayo problema eh. Kasi pumayag ka na eh. Tama? Ano ba problema ninyo? Wala na nga eh. Wala na kayo problema. Kasi pumayag. Tama, pumayag ka na, di ba? Pumayag ka na. Oh, pumayag ako. Wait lang, ramdam ba nung husband mo na pumayag ka lang dahil napilitan ka? Yun, sincere yung pag... Kasi minsan baka mamaya may dinadala pala siya na... Ganito kasi yung pagkakasabi ko eh. Ayan, sige, paano? Sorry kung sa una hindi ko gusto yung desisyon mo. Pero sana naintindihan mo din yung point ko. Pero sige, kung yun ang gusto mo, sige, kumuha ka. Wala kang maririnig sa akin. Sabi ko sa kanya. It's not just a chat. Tinawagan ko siya mismo para clear sa kanya kung anong tone voice ko pag sinabi ko yung statement ko sa kanya. Kaya, pero sinabi mo na ano I don't na, understand why you still like that treatment that I receiving from him. Hindi, baka no, sinabi mo na ano, wala ka na marinig sa akin, eh sarcastic pa rin yun. Oo. And baka mamaya nung tumawag ka, baka mamaya medyo emotional ka or umiiyak ka. So parang sa kanya, hindi pala ano sa loob mo, hindi maluwag. Hindi bukal. Kasi syempre malalaman naman natin kung ang kausap natin eh maluwag sa kanya sinasabi yung isang bagay o medyo ano lang, kalahating oo, kalahating hindi. Yung ganun. But regardless kung ano ko. Mafe-feel at mafe-feel yun eh. Regardless kung ano, kung napasobra yung tampo niya, eh di, kung ano, nababother ka na hindi kayo nag-uusap, ikaw na mag-reach out ka na. Ikaw na yung, kumbaga buuin mo na yung broken pieces ninyo. Tama. Ang totoo niyan, wala na kayong problema. Pumayag ka na, nakuha naman ng insurance yung anak mo. Okay na kayo eh. Wala na, alam ko ano problema niyo lang talaga. Yung pinakamalaking problema, alam niyo kung ano? Gusto mong malaman? Po. Bakit yung tabagan niyo? Ha? Bakit yun? yun talaga yan eh. Mapaltan niyo yan. Gawin niyo ano? Bangga, ganun. Ibahin niyo. Di ba ano, Kara, no? Kita mo? Ha? Bakit? Bakit tawagan nila eh? Seven. Huh? Seven na hihigap. May nagbibilang pa rin na pa eh. Bothered ka. Ano, alam mo ako sa'yo, ano, Rachel. Mag-ano ka na. Ikaw na yung maglambing. Oo. Simulan mo na. Kasi ikaw lang din nasasaktan tsaka nahihirapan. Hindi ka naman matutunaw pag naglambing ka. Tama, no? Yes. Hindi ka naman magkakasakit pag nilambing mo siya. Hindi ka naman.
tingin ko kasi ginawa ko na yung move ko sa Papa Jackson eh. Well, una-una sa lahat. Let me cut you. Ano? Oh. Alam mo, pag nasa relasyon ka, you don't count how many moves you've done already to make it work. Because you're gonna get tired if you start counting. You just do it. Okay. Diba? O sige, kunyari, narinig kita, ginawa ko na yung move ko. Ay bakit? Kung gawin mo ulit, mamatay ka ba? No. Exactly. O. Kasi kung mamatay ka pa, nakakamatay pala yun, makikipaglibing kami. Kasi marami mamatay. Pag nagbaba ng pride, nakakamatay. Marami mamatay, o. Makikipaglibing kami sa inyo. Pero sa panahon ngayon, dapat hindi na ano ang pride. Oo. Kasi, di ba, life is shorter, sabi mo nga. Oo. So, i-ano natin yung bawat moment, saka bawat time, bawat oras. Na sayang yung isang araw na tampo. Yeah. Sayang yung 2 days na hindi nag-usap. Sayang yung 3 days na magkagalit. Dama. Sayang yung 4 days na umiiyak ka at hindi makatulog. Diba? Kung baga bibilangin mo yun, kung pwede namang ayusin agad, go na. Ayusin na agad. Mm-hmm. Tama. Pakis nga. Kahit ano lang. Ang galing mo dun eh. Hindi ba? Try mong bilangin yung umaandar yung oras. Parang yung sa metro. Pag umaandar yung metro, nagmamahal na nagmamahal, mas stress ka kasi mas malaking babayaran mo. Galing, na-connect mo yun ha. Oo. Diba? May tawag so, dyan eh, may. Oo, so oh. Ngayon pa lang, para hindi ka na stress, sayang yung luhang iniiyak mo, yeah. Tsaka yung sakit sa puso, di ba? Ang hirap kaya ng stress na dinadala mo everyday. So, para hindi mo mapapagdaanan yon, para mas mapamura ka, parang sa pagbabayad ng metro. Para mas maano ka, yeah, maging magaan ang buhay mo, ngayon pa lang, galing. Ayusin mo na agad. Anong metro? Tubig to o kuryente? Parehas, mahal ng metro ko eh. Ah, taxi! Man, hindi ako tumama. Oh, okay. Taxi. Guluhan ako doon. Oh. Pero okay, taxi daw. Diba? Okay. Sige. Payag. Diba? Tinan niyo itong mga tao. Ngayon, nag-recomment yung mga tao. Tama. Kanina ang gaganda sinabi ko, wala kayong comment. Ipaiksiin lang natin tsaka ano sa realidad. Nakarinig ka ng metro, tama na kagad. Hindi naman. Oh, anyways, tabag nito, Rachel. Po. Iisip mo na eh. Alam mo, of all the people in this world, you're the only one who has the best chances of fixing it other than him. Kasi ikaw yung nandiyan sa relasyon na yan. Tama? Tama. Anyways, anong pangalan ng mister mo? Pupunta akong kordan nito sa ano. Hanapin ko siya, ha? Sapin ko. Ha? Oo. Oh, sapin ko. May mga kamag-anak ako dyan sa Ordaneta, malapit sa high school sa May Tulay. Oo. Oh, ha? Pupunta lang. Oh, okay sa'yo? Sige po. Ha? Okay. Thank you po. Oh, sige. Anong pangalan niya? First letter lang. Okay na kami sa first letter. Michael. Ah, Michael. Oo, oh, napaka-generous, no? Letter hiningi ko. Binigay yung ano. Buo. Oh, bigay mo na rin yung ano, SSS number. Kaya yung tin. Para buo na to. Hindi, Michael. Ano mensahe mo kay Michael? Miss mo na, di ba? Ha? Yes, po. Gusto, pag magkasama ngayon, gusto mo i-kiss, no? Ha? Yes, po. Oh, ano pa? Oh, sige, ano pa? Kiss tapos, ano pa? Dali, excited ako. Ano pa? Ano pa? Kiss tsaka? Hug. Ano? Oh, hug. Ay! Ano pa? Sige. Ano pa? Yun lang po. Ano ba yan? Kiss tsaka hug lang? Gising yung bata. Oh, kaya ba? Tulog bata, oh. Ano ba? Nagpunta kami sa banyo ni Karakino, naman yung bata, inaram namin. Kayong dalawa lang. Ay, joke lang. Pinapatawa lang kita. Okay. Ano mensahe mo kay Michael? Mahal. Michael na lang, Michael. Oh, mas okay yun, oh. Okay po. Isumpa yan, oh. Michael. Sorry kung hindi ko kaagad nakuha yung gusto mo iparating or gusto mo mangyari. Pero I hope sa mga sinabi ko last time na okay lang sa akin. Kung anong decision mo, tatanggapin ko. Sana maging okay tayo. Sana bumalik tayo sa dati na you always
call, chat, kamustahin kami ng anak mo. For 11 years, I'm always here for you. And you know, kung gaano kita kamahal, kasi hindi ako magsasaga. Ng ganito kung hindi kita mahal, hindi ako masasaktan ng ganito. Hindi kita mahal. Kaya tatandaan, mahal na mahal kita. Hindi po. Thank you po sa inyo. Sensya ka na, napagalit ng kita, ha? Okay lang po. Kaya na umiyak dyan. Wala naman siyang pakialam kasi hindi pakibati. Hindi mo lang ako nakakatulong, ako nakakasira. Upati muna kayo, tsaka may pakialam siya. Thank you po. God bless and good luck po sa concert niyo. Thank you. Okay na yun? Opo. Manonood ka ng concert? Dapat manood ka. Kaya nga. Kaya nga eh. Di ba? Oo. Oo. Parang ano na rin to, kumuha ka ng insurance eh, dating. Yeah. Kasi nakaka... Tumuhay ko po. Ano ba naman to si ano, Rachel? May paskas po ako eh. Ha? May pasok po. Hey, okay, mas importante yung concert namin. Kesa sa pasok. Oo. Diba? Sabado lang gawin, pasok ka. Siguro may mga leave naman siguro ang pasok, diba? Gabi naman. Oo nga. I-share ko na lang po sa iba. Ah, sige. Siyempre, etos yan. Joke lang. Pero salam. Hindi, okay. Okay lang. Huwag mo ka may mag-alag, Papa Jackson. Ipapromote po siya. Ayan, tama. Affiliation po kasi ako ng ibang brand. So, oh, I will yan. Promote. Hindi, mag-sponsor na lang kayo sa concert namin. May one week pa. Pwede po. Pwede lang po ako. Oo, pwede pa. Ilalagay namin yung logo niyo sa mga mukha namin. Naka-pental pen. Ganun, kalupit ang ano, advertisement. Anyway, Thank you so much, Rachel, ha. Oh, tumahan ka na, huwag ka rin gano'ng umiyak, ha. Salamat po. Oo, makikita ka nung anak mo, umiiyak ka mag-isa dyan. Okay? Thank you po. Thank you. Sige, salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Oo. Ayan. Si ano yan? Si... Sino yan? Para? Si... Oo. Rachel. Oh, di ba muntik niya makalimutan yung kausap natin?